Magandang umaga po, mga ginang ng tahanan at mga guys. Ngayon ay tuturo ko, ipakikita ko sa inyo ang paggawa ng isang timpla lang pero sari-saring tinapay ang pwede nyo magawa. Sa loob ng 2 oras, may tinapay na kayo. At ang mga ingredients ko, harina, 8 to 10 cups of flour, 2 pieces eggs, yeast, powder milk, sugar, butter, 2 cups warm water, and 1 spoon salt. Papakita ko lang ang pagtimpla, tapos papaalsahin lang po muna ng 15 minutes pagkatapos mamasahin uli. Tapos pagkamasa, paalsahin ng 30 to 45 minutes bago puporma na at luluto na sa oven ng mga 10 to 15 minutes, 475 degrees Fahrenheit. Papakita ko po mamaya kung papaano ang pagporma. Makakagawa ka ng Spanish bread, cinnamon roll, ensaymada, buns, at marami pang klase. Sa itong timplan to, marami kang magagawa. Ito po, umpisahan ko na po. As in, ito po is 8 cup na harina, 2 cup na tubig na warm water. Ang nilalagay ay mga 4 spoon. 1, 2, 3, 4. 4 spoon. Sa palibasa, nasa barko ako, gusto ko matapos agad ang trabaho. The more yeast, mas mabilis ang alasa, mas mabilis ka makakaluto. Dadagdagan ko ng 2, kaya naging 6 spoon yan. Pwede ko nang ihalo yung asin. Yan. Pagkatapos, yung sugar, kalahating cup. Tansyahin nyo na lang, pwedeng kulang-kulang kalahating cup o isang cup na asin morning. Ito po yung sugar. Yan. Sinama-sama ko na. Yan. Yung iba, hiwalay siya. Pinapagalit muna yung yeast ng 15 minutes sa warm water. Pero ako, isasabay ko na kasi hindi ko naman siya imimix. Nailagay ko na yung salt, sugar. Nalagyan ko na siya ng butter. Mga 100 grams na butter. Yung medyo na-depress lang ng konti. Okay na yun. Kasi matutunaw din yan eh. Kamimix mo na siya. 100 grams. Tapos pag namasa na, pwede kayo maglagay ng konting mantika para medyo hindi dumidikit yung pagmamasa nyo. O pwede rin ihalo ng konti rito mantika. Tapos guys, lalagyan nyo ng powder milk. Hindi ako gumagamit ng fresh milk eh, kasi yung powder milk sa tinapay maganda. Mga 2 spoon lang. Kasi yung powder milk malinamnam. Pasensya na guys. Isang kamay ko kasi nasa cellphone yung isa, itong hawak ko. Ito na po, lalagyan nyo ng 1 cup of flour. Mamaya na po yung iklog pagka nagmasa na kayo. Ngayon ganunin nyo lang ito. Ngayon ganunin nyo lang. Yan, ganyan lang po. Isang cup na harina lang. Pero, kailangan paalsahin nyo siya. Ito mamaya makikita nyo after 10 minutes. Lolobo na yan. Pag lobo niya, ihalo nyo na lahat yung harina. Mamasahin nyo na ng kamay nyo. Kamay lang muna. Pag naporma na siya, na-mix na siya, gagamitin nyo na yung mixer. Ako, kahit walang mixer, kaya ko masahin. Nakakapagod lang yun. Pero gagamitan ko mamaya ng mixer. Ipapakita ko sa inyo. Sige, tutuloy ko na. Paalsahin natin ng 15 minutes to. Makikita nyo na. Pag alsa, mimix ko, papakita ko sa inyo. Maraming salamat po. Wait lang po. Guys, eto na. 15 minutes na. Pag 15 minutes na, ganito na itsura niya. Yung yeast niya na binabad sa warm water, nagalit na. Malsa na siya. Nandiyan, nilagay ko na lahat yung templada dyan. Yung asin, yung sugar, powder milk. Yan, nilagay ko na. Ito yung 8 cups na flour ko na remaining. Isa lang yung nilagay ko dito. Ngayon, pag alsa ng 15 minutes, lalagay mo na lahat.
lalagay mo na sa lahat. Teka, para mabilis. Lahatin mo na. Yan. Huwag natin ubusin. May ano, pwede kayo magdagdag ng konting mantika. Yan, yan, mantika. Para hindi mamaya, hindi mahirap ano, paghalo. Hindi didikit sa kamay. Yan. Ngayon, ganun lang oh. Soap lang siya. Soap lang. Sa 2 cups lang ng water. Tapos, yung flour niya, 8 cups. Pag kinulang, pwede niyong dagdagan ng isa pa, nang abuti ng 9 cups. Ang magagawa niyan, depende sa laki ng putol niyo. Mamaya, pakikita ko. Normally, yung normal size na putol ng tinapay ko, yung ensaymada, pandikoko, Spanish bread, cinnamon roll, normally, ang nagagawa, 40 pieces, 250. Yan. Kasi pag malalaki, di mga 40 lang. Pero kung liliitan nyo ng konti, hindi 50 pieces. Depende sa gusto nyo yung laki ng tinapay nyo. Kung homemade yung gagawin, lahat ng klase magagawa nyo dyan. Kahit donut, pwede yan. O yung 2 pieces egg ko, tsaka nyo yahalo. Yan. Tignan nyo, nagkaroon ng magandang kulay. Yan o, oh, ganda ng kulay o. Oh. Soap lang yung ginawa ko ito, soap. Tapos, tagdagan pa natin ng harina. Tapos, padadaanin ko to sa mixer. After ko mahalo ng ganito, nangyari, nahalo na. Lagyan nyo na siya sa mixer. Slowly, slowly. Na mamasahin niya. Huwag naman yung masyadong mabilis na para kang gumagawa ng icing. May mixer ako, dalawa. Isang malaki, isang maliit. Yung malaki, isang salang lang to. Pero yung maliit na mixer ko, hindi kasya ng isang ganito. Kasi maraming masyado to. 50 pieces na tinapay na yan. Ito yung mixer ko. Na maliit, yan. Diyan ko padadaanin. Hindi niya kaya yung ginawa ko na isang timpla lang. Kaya ang gagawin ko, kalahati lang mi-mixer ko. Sunod, tanggal. Kalahati ulit. Mga mixer lang, mga 5 to 10 minutes lang yung mi-mixer. Ako nga kahit walang mixer, kamay lang. Kaya kong gumawa eh. Kaya lang mapapagod ka dahil mamasahin mo. So guys, may natira akong konti. Pandagdagdagdag yan habang mini-mixer mo siya. Eh, yun. Nadagdagdagdagan. Pagka medyo na full na yun doon, papakita ko sa inyo. Ililipat ko na ito doon sa mixer. Guys, ito na siya. Nung ma-mix ko siya, na-mix ko na siya, nilagay ko na siya dito sa mixer. Hinati ko kasi maliit lang itong mixer ko. Dalawang ganyan. Yan. Yan. Mga 5 minutes to 10 minutes, pwede na yan. Pagkatapos, edi, lalagay nyo na siya sa table. Mamasahin ng konti, puform siya ng dough. Dough yung bilog. Pagkatapos, palsayin nyo siya ng 30 minutes, iwanan nyo bago kayo gumawa ng forma ng mga tinapay. Papakita ko mamaya yung paggawa ng ensaymada, pandikoko, cinnamon roll. Pakita ko na rin ang donut para sa mga merienda ng ano, sa mga ginagang tahanan. Namo-problema kayo, may oven kayo, may marami kayong anak, apo. Gawa na lang kayo na sarili nyo yung tinapay sa bahay. Kahit donut lang. Kung may oven naman kayo, di mas magaling tinapay. Lalagay ko na to sa table. Takpan nyo lang siya ng plastic wrapping or kahit yung towel lang, takpan nyo lang. 30 minutes po. Aalsa na siya. Pagkaalsa niya, ipoporma nyo na. Ipapakita ko mamaya ang paggawa ng iba't ibang klaseng design ng tinapay. Guys, eto na siya. Na-mix ko na siya sa mixer. Tapos tinanggal ko na. Tapos, pinorma ko na siya ng bilog. Ito, itsura niya. Yan. Bilog na siya.
Yan. Yan, kung mga puto kang gagawin mo, pwede nang gawin yan. Pero kasi gusto natin malambot ang tinapay, palasay natin ng 30 minutes, maximum 40 minutes. Pagka umalsa na siya, puputul-putuling ko na, poformo ko na, ipapakita ko iba't ibang klaseng tinapay. Ngayon, palasay nyo muna ng 30 minutes to 30 to 40 minutes. Takpan nyo ng towel, yung medyo basang towel. Or pwede na naman yung plastic. Kasi plastic mainit yan eh. Mas mabilis aalasa siya. Ganyan lang, leave lang. Ganyan, iwala nyo lang ganyan. Ganyan ang forma niya. Pwede nyo gawin niya sa bahay nyo. Pag mag-gusto nyo gumawa ng donut, wala kayong oven, donut, madali lang. May merienda na kayo. Donut, pagkaluto, lagay nyo lang ng Nutella. Tapos sa pinitpit na assorted candies, yung iba't ibang kulay, or cashew nut, or mani na dinikdik. Topping, yan. Ngayon, kung may oven kayo, makakagawa kayo ng ensaymada, Spanish bread, pandesal, pandikoko, iba't ibang klaseng tinapay, cinnamon rolls. Mabilis sa akin dito, cinnamon rolls, saka Spanish bread, saka pandikoko, yung tatlong yun. Mabilis. Pag yun ang ginawa ko, ubos. O sige, pabalikan ko kayo. After 30 minutes, pabalikan ko kayo. Papakita ko sa inyo ang paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay. Guys, naluto ko na yung pandesal. Pandikoko, pinorma ko na rin. Basta nilagyan ko lang ng palamanyan yung nyog, tapos asukal, may konting vanilya, tapos papalaman lang, ganito yung poporma lang. Tapos kailangan tutusukin mo siya, ganun o. Pandikoko style yan. Tapos i-oven ko siya ng 12 minutes, 12 to 15 minutes. Pagka-oven niya, tanggal, papahiram, babrasan mo siya ng butter para makintab. Yung iba nila binabrasan na lang ng ano ng iklog, babrasan tas oven. Okay din 'yun, pampakintab din 'yun. At saka maganda kulay nun. Pero kasi ako pandikoko, kahit di ko nabrasan ng iklog, para hindi na magasa ng iklog ng ano ng magastos ng iklog. Yan, ganyan lang 'yan. Ganyan kasi pandikoko, may binubutas ng tinidor. Yan ang style ng pandikoko eh. Okay guys, sasalang ko na siya. Kasi ito, nakasalang yung aking pandikoko. Tingnan nyo. Ganda lang kulay yan. Ano pa siya eh? 12 minutes na siya. Tingnan ko nga yung ilalim. Kung pumula na. Hindi siya pumula. 10 minutes pa lang siya eh. Siguro konting oras pa. Hindi siya pumula. Nasa taas yan. Oh. Bababa ko siya ng... Huwag naman, baka masunog. Huwag matagal. Baba ko lang siya ng 3 minutes para yung init niya sa ilalim. So guys, meron na akong pandesal, meron na akong pandikoko. Kasi madali lang naman yung palaman niya, nyog lang naman yan, at saka asukal, konting vanilya. Yun na, okay na. Nilagyan ko lang din ng konting powder milk, 1 spoon, tapos saka konting butter lang para magdikit-dikit siya. Pero asukal at saka vanilya at saka nyog, okay na yun. Madali lang yung mga palaman niya, kayo na bahala mag-isip kung gusto niyo yung palaman. Ganun din sa Spanish bread. Sa Spanish bread, breadcrumbs yun, butter, asukal, konting powder milk. Yun yung palaman niya. Guys, sinango ko lang. Ito. Lasan nyo na siya ng butter. Dehangos kasi galing siya sa init eh. Lasan nyo lang ng konti. Butter. Yan ang purpose niyan. Tingnan nyo. Malaki pagkakaiba. Makintab siya. Kasi kung para sa bahay, homemade, maganda, brasan nyo siya ng butter. May nyo pagkakaiba ng nabrasan ng butter. Shiny. Makintab. Pero sa bakery ko dati, may bakery ako dati. Pagka Saturday, Sunday, ako nagbe-bake. Monday to Friday, may baker ako. Yun ang business ko dati. Sumakay na lang ako ng barko. Siyempre, iba pa rin yung kita sa barko. Pero, eto. Ganda, oh. See? Ang diferensya nung, ano. Sa bakery ko, hindi ako nagaganito, nagbablas ng butter. Kasi, siyempre, mahal ang butter, eh. Pero, ang bango, sarap. Sa
bakery ko nila, ang ginagawa ko, bago ko isalang, binabrasan ko na kagad ng iklog. I-scramble ako yung iklog, babrasan ko. Mas matipid yun. Kasi lalagyan mo na konting tubig eh. Konting egg yellow food coloring. You see? Ganda guys. Oh. Ito yung pandesal ko. Sige guys. Mamaya ulit.